Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. The book of John chapter 16, verses 8 hanggang 11. Pagdating niya ay kanyang patutunayan sa mga taga-sanlibutan na mali ang pagkakilala nila tungkol sa kasalanan, tungkol sa pagiging matuwid, at tungkol sa paghatol ng Diyos. Mali sila tungkol sa kasalanan sapagkat hindi sila nanalig sa akin. Mali sila tungkol sa pagiging matuwid sapagkat ako'y pupunta sa Ama at hindi na ninyo makikita. At tungkol sa paghatol ng Diyos sapagkat hinatulan na ang pinuno ng mundong ito. Paano mangusap ang Espiritu ng Diyos sa tao? So yesterday, tinalakay po natin na kinakaugnay niya po ang atin pong Espiritu kasi man is a spirit at dun po nagko-communicate ang Diyos. Dito po makikita natin kung paano makipag-ugnayan naman siya sa mga taga-sanlibutan, doon sa mga taong wala pa pagkakilala kay Kristo. At ang sabi po rito, pagdating niya ay iku-convict niya po, ano po, yung world na binabanggit po rito. Sabi diyan, patutunayan niyang mali sila sa pagkakilala tungkol sa kasalanan, tungkol sa pagiging matuwid, tungkol sa paghatol ng Diyos. Yung salita pong convict, ang ibig sabihin po niya sa Grego ay convince, to convince, ano po, to tell a fault, ipakilala yung pagkakamali. Kaya yun po ang sinasabi po rito sa mga talatang ito, to rebuke and reprove. So ano po ang ginagawa ng banal na Espiritu sa mga taong wala pang pagkakilala sa Diyos? So kinukumbinsi po niya na maniwala sila kay Kristo para magkaroon ng kapatawaran ang kanilang mga kasalanan. Kasi ang pinakadakilang kasalanan po magagawa ng isang tao ay hindi manalig kay Kristo Jesus. Pangalawa po, kinukumbinsi niya ang tao na maniwala na kaya niyang maging matuwid kung siya'y mananalig sa ginawa ni Kristo Jesus dun sa krus. Ano po, yung pagiging matuwid po kasi gift po yan ng Diyos sa mga nananalig sa Kanya. Kasi si Jesus po ay nasa kanan na ng Ama na mamagitan para sa mga nanalig sa Kanya. Kaya tayo po'y binilang ng matuwid dahil kay Kristo Jesus. Kaya ang isang makasalanan, magiging matuwid siya sa harap ng Diyos kung siya'y mananalig kay Kristo Jesus. Pangatlo po, dapat makita ng tao sa pamamagitan po ng Holy Spirit, kukumbinsihin siya na si Satanas ay talunan na, hinatulan na ng Diyos. At yung hatol ng Diyos, yung condemnation, yung judgment na binigay ng Diyos kay Satanas, pwede pong mapunta sa taong hindi nanalig kay Kristo Jesus. Pwede ring mapahamak yung mga tao na hindi nananalig kay Kristo Jesus dahil susunod sila doon po sa nangyari kay Satanas na hinatulan na ng Diyos dahil sa kanyang ginawa. Kaya alam niyo po, malinaw po ang gospel, ano po. Minsan po, simple kasi naririnig natin, ano po, yung hindi tayo mapapahamak, kundi tayo magkakaroon na ng buhay na walang hanggan. Yung kabuuan po ng gospel, pinapaliwanag po dito sa mga verses na ito. Ang sabi ng John 16, verses 8 to 11, darating ang banal na Espiritu to convict the world of sin, of righteousness, and of judgment. Kaya napakahalaga po niyan. Kung hindi natin mapaipaliwanag po sa tao talaga kung ano ang katotohanan ng mabuting balita. Now, yung pangalawa pong ginagawa ng banal na Espiritu ay yung para naman sa mga believers. Nangungusap siya sa mga believers sa ganito pong kaparaanan. Sabi naman dito po sa verses 13 hanggang 15. Ngunit pagdating ng Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa lahat ng katotohanan galing sa Diyos, sapagkat sasabihin niya, ang sasabihin niya ay hindi mula sa kanyang sarili, kundi ang kanyang narinig at ipahahayag niya sa inyo ang mga mangyayari sa hinaharap. Pararangalan niya ako sapagkat tatanggapin ng Espiritu mula sa akin ang ipapahayag niya sa inyo. Ang lahat ng sa Ama ay sa akin, kaya ako sinabing tatanggapin ng Espiritu ang mula sa akin at ipapahayag niya ito sa inyo. So dito naman po ang salita pong ginamit ay He will guide you into all truth. Kanina po, kinukonvict niya po ang sanlibutan. Tayong mga believers, i-guide niya po tayo into all truth. So ano po yung unang-una pong guidance na makikita natin dyan na gagawin sa atin ng banal na Espiritu? Malinaw po dyan, sabi po doon sa verse 13, He will tell you what is yet to come.
Ano po ibig sabihin nun? No? Kasi po sabi sa 1 Corinthians chapter 2, verse 9 and 10 ay ganito. However, as it is written, no eye has seen, no ear has heard, no mind has conceived what God has prepared for those who love Him. Now, sabi po rito sa verse 10, ano po? But God has revealed it to us by the Spirit. The Spirit searches all things, even the deep things of God. Yung pala ang trabaho ng banal na Espiritu. Igaguide niya tayo sa mga katotohanan, sa mga bagay na mangyayari o sa mga pangyayaring magaganap sa ating buhay. Sabi diyan, hindi pa nakikita ng mata o naririnig ng tainga o naiisip natin kung ano inihanda ng Diyos sa atin. Pero ang sabi diyan, God has revealed it to us by the Spirit. Kita niyo po yung pribilehiyo natin. Kaya wala tayo dapat ikatakot po sa ating kinabukasan. Wala tayong dapat pangambahan. Kasi po igaguide tayo ng Panginoon through the Holy Spirit para sa ating kinabukasan o sa ating hinaharap. Secured po yung ating future, mga kapatid. Amen? Pangalawa po, sabi po dyan, He will bring glory to me, sabi sa verse 14 and 15, by taking from what is mine and making it known to you. All that belongs to the Father is mine. That is why I said the Spirit will take from what is mine and make it known to you. So ano po yun? No po, nabanggit ko na po ito nung pag-aaral natin, nung unang beses po natin pinag-aralan po ito. Pangungusap ng Espiritu ng Diyos. Ano po? Dito po ipapakita ng Diyos yung atin pong inheritance. No? Ang Holy Spirit, igaguide tayo. Sabi dyan sa 1 Corinthians chapter 2, verse 10, or rather verse 12, But we have not received the Spirit of the world, but the Spirit who is from God, that we may understand what God has freely given us. So ano po yung meron tayo? No, yung tinanggap natin nung tayo nanalig kay Kristo Jesus. Yung po pala ang ipapahayag ng banal na Espiritu sa atin. Madidiscover natin yung ating inheritance in Christ Jesus. Na siya yung ating wisdom, righteousness, ano po, and our sanctification and redemption. Madidiscover natin na tayo po ay napalaya na sa kapangyarihan ng kaaway, sa kaharian ng kaaway, at higit sa lahat, tayo napabilang na sa pamilya ng Diyos. At tayo meron ng privilege no po, na makalahok no po, sa kanyang paghahari at maging kabahagi ng pangangaral ng mabuting balita upang tayo ay maging blessing sa mundong ito. In other words po, yung lahat po nang mayroon kay Kristo Jesus. Ano po sabi diyan, eh, no? All that is mine, no? Malinaw po binabanggit po diyan, ano po? All that belongs to the Father is mine. That is why I said the Spirit will take from what is mine and make it known to you. Ano po yung tinutukoy doon? Ang tinutukoy po doon yung sinasabi sa Romans chapter 8 verse 16 hanggang 17. Ang sabi po diyan, the Spirit himself testifies with our spirit that we are God's children. Now, if we are children, then we are heirs. Tayo po'y tagapagmana. Heirs of God and co-heirs with Christ. Sa ibang translation po, joint heirs, kapwa tagapagmana ni Kristo Jesus. If indeed we share in His suffering, in order that we may also share in His glory. Napakagandang katotohanan po nun, ano po, sa mundong ito. Ipaparanas po ng Diyos sa atin kung ano po yung inheritance natin in Christ Jesus to the guidance of the Holy Spirit. So again, ito po si Pastor Jojo nagpapaalala. Pagdaluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning!